So mga tol, pagpasok nga po ng taong 2023, tila may magandang offer nga po ang presidente ng MP Promotion Sean Gibbons kay Cuadro alas General Casimero. Ayon kasi sa member ng MP Promotion na si Silver Boys TV o kilala sa pangalang Mark Yao, nang mag-live ito sa kanyang YouTube channel, nag-usap umano sila ni Sean Gibbons tungkol dito kay Casimero. Ayon sa presidente ng MP Promotion na si Sean Gibbons, bibigyan umano ng once in a lifetime offer itong si Casimero, deal or no deal. Babalik daw siya kay Sean Gibbons at bibigyan daw agad ng world title fight ura-urada. Isa daw itong hypothetical offer, bibigyan umano si Casimero ng posisyon para makalaban agad sa world title shot. Pero may kondisyon daw mga tol, iiwanan daw ni Casimero ang team niya na sina Stephen Lunas, Katman ni Casimero, kapatid niyang si Jason Casimero at iba pang nasa paligid niya. Bukod dyan, wala din daw magbablog sa oras ng training ni Casimero. Dagdag pa ni Silver Boys TV mga tol, hihingi din daw ng tawad si Casimero kay Sir Sean at anak niyang si Brendan, maging sa mga Luntayo Brothers at iba pang mga nakasama niya sa training camp noong nasa Maynila pa siya. Pinakita nga din po ni Silver Boys TV ang power ni Sean Gibbons na kung gusto daw ni Casimero na matulad sa mga Pinoy na magkaroon ng world title fight ngayong 2023, tanggapin na daw niya ang offer ni Sean Gibbons. Sa buwan daw ng March, April at May, mapapalaban ng mga sumusunod na Pinoy sa world title na sina Mark Magsayo, mapapalaban sa WBC o 126 pounds or featherweight division. Marlon Tapales, mapapalaban sa IBF at WBA 122 pounds or super bantamweight division. Jade Bornea, mapapalaban sa IBF super flyweight or 115 pounds. Raymart Gabalio sa 118 pounds WBO. Vincent Australabio sa 118 pounds IBF. Melvin Jeroselim sa 105 pounds WBO. At Rene Magcuarto sa IBF 105 pounds. Yan nga po ang mga pinagmamalaki ni Sean Gibbons na mga Pinoy na mapapalaban sa world title. Kasalukuyang wala pa nga pong sagot si Casimero sa hypothetical offer sa kanya ni Sean Gibbons. Samot sari naman mga tol ang mga komento na nilabas na balita ni Silver Boys TV. Anya na mga boxing fans, ito na daw ang pagkakataon ni Casimero na muling maging world champion. Sana daw bumalik na ito kay Sean Gibbons at magkaayos na daw sila. Marami naman na nagsasabi mga tol na hindi daw papayag si Casimero sa offer ni Sean Gibbons dahil daw sa kondisyon. Hindi daw maiiwanan ni Casimero ang kapatid niya dahil iisa lang daw ang dugo nila at hinding-hindi daw yung magagawa ni Cuadro alas. Kayo mga tol, ano sa tingin nyo? Mas gusto nyo bang bumalik si Casimero sa poder ni Sean Gibbons o manatili na lang ito sa bago niyang promotion? Ang hypothetical offer ni Sir Sean with stipulation po ay ito. Babalik ka kay Sir Sean at ora-orada bibigyan kanya ng world title fight. Sinabi to ni Sir Sean, ha? Ora-orada, still, bam, bibigyan kanya. Oh, he will make you in a position to fight for a world title. And stipulation, ito yung stipulation na sinabi ni Sir Sean. Magsusorry ka kay Sir Sean, magsusorry ka kay Sir Brendan, magsusorry ka sa akin, di ba? Magsusorry ka kay TUC, siya sa iba pa, kila Baby Boy, kila Boss Baby Boy, kila Haring David, at kila Bro Sherwin. At, next sa stipulation, sisipain mo si Puna, si Boy Bisa, at kung sino man ang mga aso dyan ng mga wannabes, including Marites. Call? Oh, once in a lifetime offer. Call? Sabi ni Sir Sean, yeah, I can do it. Kaya ko siyang bigyan ng laban, but the situation, the stipulation will be this. Game? Gagawin daw talaga ni Sir Sean. Ano? Hypothetical offer lang.